yan yung fantasy. No? Yung ang ganda, I dream. I dream. Pero walang pagkilos. No? Walang pagkilos. Napakahalaga yung action and vision. Sabi pa ni Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pwede rin natin sa tiktakit cases is a powerful weapon to change the world. That's why the church is giving more importance sa katikista. No? Sa mga katikista, mahalaga kayo sa buhay ng simbahan. Mahalaga kayo sa ating lipo. Because you are a powerful weapon to change the world. Not merely education. No? Not merely education. Kundi ating cases itself. Next. Kailan ito? Si Mahatma Gandhi. Yes. Ano po sabi ni Mahatma Gandhi? Do you want to change the world? Be the change that you wish to see in the world. If you want to change the world, be the change that you want to be. Ikaw na yung pag-umpisa sa atin yung pagbabago. No? Pag-umpisa to sa mga bata na tinuturoan natin. To change yung attitude. Yung conversion na tinatawag, sinasabi natin. Of course, Mother Teresa of Calcutta. Sabi niya, sabi-sabi mo tayo. Ba? Kung sa pangwari po ninyo, kundi lang yung nagagawa ninyo, kundi lang yung contribution ninyo sa simbahan, ito po yung inspiration natin. Kahit si Mother Teresa, sabi niya, hindi niya kaya baguhin ang tubig. Pero para sa isang maliit na bato, na kapag tinatapon sa tubig, makakalikha siya ng maraming tribos, parang alon na maliit. And it makes a difference. Yung nagpagpapago ka lang, ano pa? Mababa ka lang, inspired ka lang na isang estudyante sa klase mo is malaking bata. No? Di ba iparamdam mo lang araw-araw yung pagmamahal, even in little things? Mahalaga po yun. Yung pagbiti mo lang araw-araw, kahit mo sa kaaway mo, napakahalaga po. It creates. No? Sabi dito, it creates many ripples. Simple acts of love. Of course, Pope Francis is a social rebel, sabi niya. Transformer. Okay. Sabi niya, I dream of a church that is a mother and shepherdess. Kapag ang isang world leader ay nagsasabi ng kanyang pangarap, ito yung mga lugar na tayo ang kasama niya sa pagkakarap. No? Ito yung pangarap ng ating leader, ng ating simbahan. So ang pangarap niya sa ating lahat, yung mga parokya, yung mga dioceses, yung mga BECs natin, ay maging mother, maging shepherdess. No? Next. Sabi niya sa mga kabataan, ito rin po, yung challenge sa mga katikista. Dear young people, you have many dreams for the future, but is Christ at the center of our niche plans? Yung challenge sa mga katikista, sa mga educators, paano natin ilalagay si Kristo sa kanilang mga pangarap? Yun po yung mahalagang goal ng isang katikista. Paano mo i-insert, paano mo ilalagay si Kristo at the center, yung pangarap nila maging engineer, maging doctor, no? Paano natin sila tutulungan na ilagay ang Diyos sa center ng kanilang pangarap? At tayo po lahat na nandito, no? Mga leaders, mga katikista, we have to allow the ability to dream. We have to allow young people. Let us allow. Ito yung role ng katikista. Ito yung role of education. It is allowing and helping young people to dream. We have to dream it. Ano ba yung araw kayo kung itatanong sa inyo, malalaman ko rin. Ano ba yung inyong pinakamalaking pangarap sa buhay? Dito po sa table na ito. Ayan. Ano ba yung pinakamalaking pangarap ko sa buhay? Lahat po ng pamilya sa mga kapatid na lahat daw, lahat daw. Ano, walang naiiwan.
kasi talagang malaking pangarap niyo po. Dito po sa mga magandang meeting board, si Ate Vilma. Sabihin lang po natin yung bilang isang ina. Ang pangarap ko po ay mailagay sa mabuti ang aking mga anak. Hindi lang po dun sa material na aspect, hindi dun sa mahukupo sila doon sa kabutihan at kabalanan. Salamat po. Dito sa mga in-love na in-love, namumula. Sa mga namumula. Ano ba mong magbabawa? Estelle na po. Ako naman po ay bilang isang ina, pangarap kong makapagtapos yung anak. Makapagtapos yung anak, Mr. in Blue. Yung dream ko na lahat ng aking natuturuan at sa lahat ay makarating sa lahat. Oh, no? Lahat ay makarating sa lahat. Kanilang natutulungan at natuturuan. Mahalaga ka po yung pangarap. That is revolutionary.
Eh, sabi ko ni Pope Francis, sabi niya, can we not do more? Can we not do more? Hindi na ba natin kaya na gawin pa yung mas dapat natin gawin? Hindi pa natin kaya na dagdagan pa yung ating kayang gawin para yung revolution of love na ito at yung justice ay maging totoo in many parts of this tormented planet. Ganda ng description ni Pope Francis, no? Tormented planet. Kasi we become tormentors. We become brutal to one another. No? Sana kaya natin. Sana kaya pa natin. At it's an invitation to do another mile, an extra mile. No? Sa ating lahat. Kung ganito yung ginagawa mo ngayon, katikis ka mga kapatid kong pari. Kung ganito yung ginagawa natin ngayon, mapasabi ko po na sa mga pinagdagdagan pa natin. Huwag tayo makontento sa ganito lang natin ginagawa ngayon. Oo, maganda. Maganda rin yung ginagawa natin. Pero huwag kang makontento dyan sa pinagagawa mo ng magaganda na. Baka pwedeng stress mo pa, magdagdag ka pa. Ito po yung sinasabi sa atin sa isang lupapa. No? Next. At ito po yung pamamaraan. No? Pamamaraan po na another extra mile. Sabi niya, we need conversion. Sabi niya, only conversion of heart can make our world, which is full of terror and violence, more human. If we want to make a better world, if we want to make the world a better place, the first step is conversion. Siguro ito yung first na napakahalagang ng content of our catechism. Because this is the first content of new evangelization, conversion. Sa evangelical, yung yung first step na sinasabi ni Pope Francis, conversion. Napakahalaga. Kaya nga, pagkakuloy natin, pero tinatawag si Pope Francis doon na ecclesial conversion. As a church, we have to change. Hindi lang moral conversion. Next. Ano mo ba yung mga dapat convert? Bakit? Pwede mo ba mag-extend kahit konti kung ating feelings pa? Kasi late naman tayo ng start. Kaya po, para matapos ko yung double course. So, sabi ko ni Anais din, napakahalaga ng conversion kasi we see things not as they are, but as who we are. Paano tayo tumitingin, ay hindi ko ano talaga yung ating tinitingnan, kundi yung ating sarili. Halimbawa, sinabihan mo yung kasama ko, bagay-bagay naman. Baduy ng world. Bakit mo sinabing baduy siya? Kasi ikaw, hindi baduy yun. Kasi hindi mo siya patulad o forma. Ang batayan mo ay sarili. Hindi ko ba? Ganun yun, tayo tayo nagsasya. Ang point of reference palagi natin ay ang sarili. Kaya sabi niya, we see things not as they are, but who we are. That's why we need to be person. No, especially in our judgments. So we need conversion, how we see things. Okay, next. Para kung maintindihan po natin yung conversion, next na tayo. Sabi kanina din natin si Vicky, marami kasi unhappy. Because of the wrong belief system. Maraming hindi masaya sa buhay dahil sa mga maling pananaw sa buhay. No? Nakuhay po ba yan? Maraming hindi masaya sa buhay dahil sa mga maling pananaw sa buhay at maling pananaw sa sarili. That's why we need conversion. If we do not convert ourselves, kung walang conversion, hindi tayo magiging masaya. Lalo-lalo kung meron tayong mga wrong belief systems. Kaya ang tanong, what are the wrong beliefs about yourself? Yourselves. Sa mga kapatid na inyong tinuturuan. Ano kaya yung mga wrong belief systems na meron sila? Paano mo babaguhin? Maraming kabataan ngayon sasabihin, I am not talented. I am not smart. I am not good enough. I am not loved. Why? Because of what they heard. Sasabihin ng magulang, wala kang kwentang bata, wala kang kwentang anak. Useless ka. Ang daming negative words.
But I'm not going to the epidemic. Many young people right now are wounded. That's why if you're teaching, kung yung itinuturo mo sa kanila ay hindi na-address ang kanilang woundedness, how will you be relevant? Di po ba? Kaya napakahalaga na natutunod natin ano yung kalagay yung sitwasyon ng ating mga tinuturuan. In order to be life-changing yung ating pamamaraan, most of our young people are wounded. You are wounded, I know. You have your own woundedness. And most of your woundedness are coming from your parish priests. Wala, hindi naman lahat. Kasi yung mga pari, wounded din gawa sa inyo. We tend to hurt one another. Dito ba? Alam niyo yung mga bata, wounded din po nila. Ang dami rin wounded yung mga taradala sa mga. Kaya maganda ang challenge sa atin, mga activists, mga evangelizers and educators, how are we going to change their perspectives? Yung kanilang mga pananaw na galing sa kanilang karanasan. Pag sinabi tatay ay magtatay, makinigay para pas. Pag tatay, pagparusa, pag nagkamali ka, hindi parusa ay nagkamali. Kaya siguro natin kayo siguro, hindi ko alam kung si President Timothy, inabuso ng tatay. Pag nagkamali siguro, halos hindi din pati ba rin. Kasi yung motion of God, di ba? Kapag ang karanasan natin sa tatay natin ng pagparusa, no wonder na yung karanasan din ang unawa ay sa Diyos, ang pagparusa, namumulis. Kasi, yun yung karanasan din. That's why, you know, catechesis is also healing. No? Catechesis is also healing. It heals yung woundedness, yung painful memories natin. Kasi ibabalik mo yung God's love eh. You have to echo God's love. And God's love itself is healing. Kaya kung napakahalaga ng role of catechesis sa pagkalit ng mga ugly past memories natin. No? Yes. Kasi minsan nagbubuhay tayo sa sinungalingan. There are three great lies na pinaniniwalaan natin kadalasan. At nabubuhay tayo sa mga sinungalingan ito every day. Ano ko yung unang kasinungalingan sa ating sarili? First, I am what I have. Yung paniniwala sa sarili na ako ay kung ano yung meron ako. What defines is what I have. I have a good look, I have a good body, I have a good voice, I have many money, I have like this, I have like that. So kung ganito yung paniniwala natin, I am being defined, I'm defined by what I have, my tendency is I will spend my entire life of accumulating. I need to have more, 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 for me to be who I am. Pag po ganito yung ating paniniwala, paano yung mga inuturo natin, ganito rin ang inuturo natin. It happened to us. Paano kung dumating ang panahon, maghirap tayo, dumating, nangawala tayo. Sabi nga natin, hindi naman madali ang hindi. Yun yung unang kasinungalingan about ourselves. And many people are living in this lie. Next. I am what I do. Ako ay kung ano yung magkagagawa. I am being defined what I can do. That's why I have to do this, I have to do that. And then mga workaholic, yung hindi na mapakalit, pag wala na silang magkagawa. Feeling niya sila si superhero, si superman. Gusto niya iligtas ang isang daigdigan. No? Pag wala ako, paano na sila? No? Pag wala ako, bakit sa isang simbahan? Pagbawal pa na ako, mawawa ko sa ting hatikip kay ministry sa amin. Kaya kung nandito pa rin ako sa amin. Nakakas ba yung mga isa na yung mga ministers na hindi na youth? No? Karanasan ko, sasabihin nila, at bakit nandito ko pa kayo sa iyong ministry? Ilan pa lang ka ng 45? O ba't nandito ka pa sa ministry? Kasi, hindi ko maiwan ang iyong ministry kasi makapagwala ako. Bumagsak na ang iyong ministry. I mean,
yung paniniwala natin. Di ba? Bisan tayo pa, hindi ka sa atin controlling din. Anak, di ba? Kasi, ano natin, tayo, mayroon tayo misayang ng misayang perspective. No? Third, ito yung marami. Laganap. I am what they say I am. Ako yung sinasabi ni Bob. Kaya kailangan natin mabawa ako sa kanila. Kaya dapat natin maganda yung sinasabi na tungkol sa akin. Kaya dapat I have to please them all the time. Kailangan natin to be this mother. Kailangan natin to be this ganito. Dapat ilalagay natin to be this dapat. Kasi I am what they say I am. Yung mga pleaser. And they are doing everything and anything just to please other people. Yung pang pagkikiling ko mo is just to please. You will not please everybody. No? So, next. Kung ganito ho yung ating paniniwala sa sarili, yung buhay natin parang sigsag. Sigsag, di ba? Yung papuntang yung panta may sigsag dyan. Yung papuntang yung sena may sigsag dyan. Yung pinupang manok. Parang sigsag po yung buhay natin pag ganito yung paniniwala natin. Pag ganito yung perspective natin sa buhay. Bakit? Kapag masaya ka, piling mo nasa taas. Masaya, masaya. Pag malungkot ka, daw. At kailan ka ba masaya at malungkot? If you have more of saya-saya, daming pera, daming achievements, daming ganito. Kailan ka malungkot? Pag ilis, walang pera, walang trabaho, walang ganda, ganito, walang ganito. Masaya ka naman. Malungkot ka na naman, pag you do this, kasi hindi ko na-achieve yung aking goal. And then, pag ang kaganda ng narinig mo, ay happy ka na naman, nasa taas ka na naman. And then, down ka na naman, pag ang narinig mo, i-dismiss ka na ng kasama sa trabaho. No? So it's a zigzag, guys. Zigzag. Up, down, up, down, up, down. Because of your perspective. Kasi naniwala ka, at pinaniwala ka that you are what you have. What we do and what they say. Okay? And what defines you becomes your purpose. So yun yung naging purpose mo kasi yun ang pinaniwalaan mo. Ang purpose ng buhay mo is to have more, to do more, and be more by pleasing other people. Okay, next. Pero the only permanent in the world is change. We are in a situation na pagbabago. Hindi lahat ng gusto mo nakukuha mo. Hindi lahat ng pangarap mo nararating mo. Hindi lahat ng gusto mong marinig, naririnig mo. Hindi lahat ng gusto mong gawin at nakuha mo. Paano yun? Yung perspective mo, iba doon sa reality. Paano yun? Kaya marami hindi masaya sa buhay. Kaya marami ang hirap makita yung tunay ang kagugan sa iyong buhay because of the wrong perspective. And, next. That is sure. Ang ilang po ng buhay natin, pinanganak ka kahapon, bukas mamamatay ka. No? Nabuhay tayo na hindi parang hindi nabuhay. Kasi, ginugol na lang natin yung buhay natin sa pag-ipon, pag-iipon, mahalaga yan. Pero kung yun ay naging purpose ng buhay mo, to have more, or to do more, to be closer to other people, dumating yung oras na kamatayan mo. Wala na. What you have, hindi mo madali. What you do, hindi mo na madali pa. What they say, hindi mo na maririnig. Ewan ko ba, patuusap ko yung mga good words, yung mga matrimit-trimit. Nung buhay, hindi sabihin. Nung patay na saka sinasabi. Tapos ang alam na yan, sinasabi ng mga nakikilala eh, puro bang ang ganda. Kasi ang takot, isang dami, patay. When we speak of conversion, hindi ho agad behavioral. Hindi agad ugali. Nakala ko kasi natin,
tayo makarating sa pagbabago ng ugali, mayroon pa tayong dalawang dapat pagdaanan ng klase ng conversion. Unang-una po, yung paradigm shift. Magbago muna tayo ng pananaw. Kasi baka yung pananaw mo sa sarili mo, mali. Baka yung pananaw ng mga batang tinuturoan natin, mali. Ituro natin sa ating mga bata o sa tiyante yung tamang pananaw sa sarili, sa Diyos, sa kapwa. Kasi pag ang pananaw pa lang natin sa sarili ay mali, yung mali, mayroon din ba po? No? Pangalawa, yung salita. Kasi kung ano yung pananaw natin, ang iparadigm natin, it affects our communication. Kung paano ka magsalita, is coming from your perspective. Kaya alam natin bakit kami magsalita sa Presidente Duterte. You know, bakit ganun yung language niya? Kasi ganun yung perspective niya. It's coming from his perspective. And the behavior, next, is the behavior. So yung conversion should begin with paradigm conversion. Conversion of perspective. And then the language. And then the behavior. So mahalaga po itong tatlong ito. Kaya nga ako siguro, bakit pinamit yung word? No? The word incarnates. It is to change our perspectives. It is to change our language. Hindi agad behavior. It follows. Kapag tinanggap mo natin yung word, God who is love, ay ito pala magkakaroon ng pagbabago po natin. Next. So ito po yan. Cycle po yan. Conversion. At tuloy-tuloy yung process ko, hindi yan one time cycle. Tuloy-tuloy po yan. Sa buhay natin. Kung gusto mong baguhin ang behavior, baka pagkakapakyan ng ugali ng batang ito. No? Baka kaya ganito magsalita ng tao ito. Ay baguhin mo yung perspective niya. Or ikaw mismo, kung gusto mong baguhin ng tao ito, baguhin mo yung behavior niya, baguhin mo rin yung behavior mo sa kanya. At papaguhin mo rin yung language mo sa kanya. Kahit mura-murahin mo yan, sa damapak na mura sa kanya, kung tingin mo pagbabago yung tao niya. Baguhin mo yung language mo sa kanya, and the person will change. Yung paradigm, kung ang inilip mo sa tao niya ay masamang bata, wala nang pag-asa, ganito, sa mga ugali, baguhin mo yung perspective mo tungkol sa kanya. Kasi unless you change your perspective sa kanya, hindi mo siya matutulungan magbago. No? Kaya kung napapahalaga rin, pag ginakita ko isang tinuturuan niyo mga sudyante na bakit ganito yung ugali, huwag nyo agad tanggalin yung pag-asa na mabago kung bago. So, kaya yung tinagawa natin ko sa dramatics, patay na lang. We have to change our perspectives. Yes. We have to change our self-belief. Pagkuhin natin yung ating pangunawa. Lalo-lalo na yung pangunawa natin sa ating sarili. Sabi ni St. Augustine, know thyself and thy faults and thy sin. Kung gusto natin talagang mabuhay ng masaya, mahulugan, kilalanin natin ang ating sarili. At yung ating kamalian, matuto, at mabuhay natin ang ayos ng sarili. Kaya napakahalaga ng unang tanong, who am I? Kapit na tayo, nagtanong yung kanta na yan. Who am I? Next. Sabi sa Bible, sabi sa Scripture, we are created in the again, in the? Tingnan niyo yung katabi niyo. Mukha bang Diyos? Yes. Diyos ko. Ng sarili. No? Yung challenge. Ano ba kita sabihin mo ng pagiging image of God? Tinignan niyo yung isa't isa, sabi niyo, ay naku, hindi mo kang Diyos. Ano ba ibig sabihin ng image of God? Kasi
sagot sa tanong na huwag ay, parang you, puzzle. Ngayon, if I am created in the image of God, may susunod na tanong, at ang susunod na tanong ay, who is God? Kasi dinadala tayo ng statement na created in the image of God patungo sa Diyos para maunawaan natin what it means to be an image of God. Then who is God? Sige nga po, who is God? God is? Love. God is love. Yan yung strong statement ni St. John who God really is. God is love. Hindi na sinabi, God is loving. Hindi na sinabi, God is full of love. No. God equals love. Love is God. So if we are created in the image and likeness of God, and God is love, who am I? Di po ba? I am an image of love. Ano yung ibig sabihin ng pagiging image of love? What fulfills me? What defines me? Ay hindi ko ano yung meron ako at wala ako. Ay hindi ko ano yung kaya kong gawin at hindi ko kaya kong gawin. Hindi yung sinasabi nila at hindi nila sinasabi. What defines me as a person, as created in God's image, in life, is that I am loved. Ipasa ulit. And we have to make it good for us. Yun yung challenge, yun yung hapon, to make this love good for you. If you want to change your, if you want to teach your students that they are God's image, love them. Love them unto death. Yung asawa mo na pasaway, yung asawa mo ganito, lasikero, yung asawa mo sabonero, yung asawa mo sugaro, yung asawa mo babaero. If you want to change him, love him unto death. Si Pata na hindi niya kasundo, si Pata na lagi ko nabira, si Pata na lagi na sinasaktan. Love him unto death. Yung martyr daw. Yun yung witness day. So, ibig sabihin niya, who am I am loving. I am love. I am love. Yan po yung ibig sabihin ng created in the image of God. Yan po yung totoong identity natin. Not what you have, not what you do, not what they say. We have to correct our perspective of ourselves, of who am I. If we really want to change the world, start with this, correcting our perspective of ourselves. It starts with love. That's why sinasabi natin, love itself is revolutionary, because love can change the world. Next, the question is, sinabi ko yan kanina, di ba? Love is anything that affects space in us. Kung gusto natin sagutin yung tanong na yan, what is love? I think balik tayo sa Diyos. Because He is love. Paano nagmahal ng Diyos? At sabi doon, di ba sa gospel, there is no greater love than to lay down one's life for one. Yung love, yung identity mo as God's image and likeness will lead you to your mission. Again, ulitin ko po, ha? Kunti na lang, matapos na tayo. Yung identity mo will bring you, lead you to your mission. Yung identity natin is love. And the mission is lay down your life for your friends. That is the greatest expression of love. That is mission. Going out,
dinala tayo ng bilib. Yung conversion, dinala tayo sa ating sarili. Yung identity natin. And then, lalabas muli tayo sa ating sarili. My identity is love. My mission is love. And that is laying down one's life for one's friends. Sabi ni Mother Teresa, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Maaari maliit lang yung contribution mo, maliit yung nagagawa ko, but you can do little things with great love. Ito ho yung social revolution. Ito ho yung nilalaman nito. Ito ho nagtatapos. Ito tayo dinadala nito. After the yellow book, we have the blue one, the social book. That is the expression. That is the witnessing of what we believe, of what we know. We need, sabi ni Pope Francis, yung dasal niya, this is a manual that helps us to change ourselves with the gospel first, with the scripture, then our closest surrounding, and finally the whole personal conversion is not enough. Sabi ni Pope Benedict, personal conversion is not enough. Yung personal conversion should lead us, bring us to social transformation. Kasi kung sarili lang ang binabago at ang lipunan mo ay hindi nababago, magpapakslide tayo. Sabi nga yung balik sa dating kumalik. Kailangan yung pagbabago natin, isinasama at nahahawa ang ating paligid. Okay? Kaya po yung dream niya, I wish I had a million, a million young people. Tulungan po natin sa pagbabag. Kung gusto natin kung baguhin ang mga, ang laki ng pangarap po niya. 1 million ang Pilipinas, 1 million tayo, 100 million na po tayo. Yung 1 million lang doon, so 100 million ay matukuhan, mahukong natin, maibay sa tamang perspektibo, pananaw. Imagine, ang pagbabago sa ating lipo. Ang laking pagbabago. At ang laki po ng contribution ninyo, ang kanilismo natin lahat. Doon sa social transformation. Everybody was given an envelope. In the envelope, I would like to announce the good news that the Duca Educat Pope has been endorsed by the Catholic Bishop Conference. Out of 83 bishops, 79 bishops endorsed the Ducat books, which are the books of us, the Catholics. Bigyan natin ng Ducat books sa ating mga bishop. Yung messages ni Pope Francis. And then the last page is how you can create a study group. Ito po yung tips namin sa inyo kung gusto nyo po ng inyong mga artista mag-umpisa ng study.